Tumama na naman, di ba? Opo, itong isang malakas na bagyo, hindi ho matatawaran. Opo, kung gaano nga katindi na naman ang inabot at paano makakabangon ang mga tinamaan ng bagyong Rolly sa ating pumbansa. Umabot nga po sa Category 5 ang babala ng pag-asa sa lakas ng bagyong Rolly. At marami nga pong nawalan po ng tirahan, nasirang mga ari-arian, kabuhayan at infrastruktura. Habang tayo nga po nagbo-broadcast ngayon, hindi pa ho matantya yung lawak ng pinsala na iniwan po na sinasabing pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Taon-taon po, mga 20 bagyo ang tumatama sa ating bansa. At kalimitan, ito ho ay sa pagpasok ng Setyembre kung saan inaasahan po ang malalakas na uri ng bagyo. Sa pagpasok po naman ng Nobyembre-Desyembre, mas malalakas po ang bagyo. Siguro bukas makalawa ay papaliwanag po natin kung bakit po nangyayari yan. Kapag po Bermans, mas malakas ang pagtama ng bagyo sa kasaysayan po ng Pilipinas. Maliban sa mga bagyong ito, ay ang mabibigat pong buhos ng ulan, hatid po naman ng habagat, na nagsisimula ho naman sa buwan ng Hunyo. Ito po ay nagdudulot ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Manakanaka din po tayong yinayanig ng malalakas na lindol. At meron din pong mga pagputok ng bulkan. At nandyan din po ang mga tinaguriang man-made disasters and tragedies. Gaya po ng mga pagguho ng lupa dahil sa mga pagmimina o pagguho ng mga gusali at pananakop ng mga terorista, for example, gaya po na nangyari doon sa Marawi. Ang tawag nga ay Marawi Siege at kung ano-ano pa. At dahil nga po sa mga kalamidad na ito, may mga nagpapanukala na magtatag ng isang departamentong tatawaging Department of Disaster Resilience o DDR. Tanong, kailangan pa ba ho ng departamento para sa pagtugon ng gobyerno sa panahon ng kalamidad? Puntahan natin ang panukala na nakahain ngayon sa kapulungan ng Kongreso. Dalawang kapulungan po ito, no ho. Ang katwiran po nila kung bakit dapat magtatag ng DDRI, number one, para magkaroon ng leadership at accountability sa panahon ng kalamidad. Number two, para bumilis daw po ang aksyon ng gobyerno sa panahon ng pagtama ng kalamidad. Number three, para ho laging maging handa ang mamamayan at luka na pamahalaan bago pa nga tumama ang kalamidad. At number four, para nga daw po mabilis ang pagbangon matapos tumama ang kalamidad. At number five, para magkaroon ng National Disaster Risk Reduction and Management Research and Training Center, and so on and so forth. Sa panukala po sa Senado, bubuo ng isang National Disaster Risk Reduction and Management Council at isang department proper. Ang NDRRMC ang umano'y magsisilbing policy making and coordinating body. Halos magkapareho po ang panukala sa Senado at sa Kamara na maghihirang ng isang cabinet secretary, apat na undersecretaries, apat na assistant secretaries at ilang pang bureau directors. Ang salary grade po ng cabinet secretary ay salary grade 31 o katumbas ng 262,000 pesos higit isang buwan na sweldo. Habang ang salary grade po naman ng mga undersecretary ay 30 na nagkakahalaga ng 178,000 mahigit na sweldo kada buwan. Ang ASEC o Assistant Secretary po ay merong salary grade number 29 o katumbas ng 158,000 pesos mahigit na sweldo kada buwan. Maliban dyan, yung secretaries na yan, kanya-kanya pa rin pong opisina yan, staff, etc., etc. ang gastos, hindi po ba? Mawalang galang lang po, mawalang galang lang ha, sa ating mga naghain po ng panukalang batas na ito. Hindi ba't ang binabanggit ninyong mga responsibilidad ng DDR ay maliwanag na po naka-spell out ngayon sa Republic Act Number 10121 o an Act Strengthening the Philippine Disaster Risk Reduction and Management System.
providing for the National Disaster Risk Reduction and Management Framework and institutionalizing the National Disaster Risk Reduction and Management Plan. Ang naturang batas po ay naging epektibo noong Mayo ng 2010. Muli po, with all due respect ha, kung ating pag-aaralan ang lahat ng provision ng RA 10121, maging ang implementing rules and regulations nito ay maliwanag. Katunayan, napakalawak ng poder at sakop ng NDRRMC. And may I enumerate, number one, sa kasalukuyan po, ang NDRRMC ay binubuo ng council na kung saan ang tumatayong pinuno ay ang Secretary of National Defense. At ang mga vice chairpersons nito ay ang secretaries ng DILG, DSWD, DOST, at maging NEDA. At ang bumubuo mismo po ng konseho o council ay lahat ng lead government agencies tulad ng DOH, DENR, Department of Agriculture, DepEd, DOE, DOF, DTI, DOTR, DBM, DPWH, DFA, DOJ, DOLE, DOT, Executive Secretary, maging CHED, AFP, PMP, Office of the Press Secretary, maging Secretary General po ng Philippine Red Cross, pati nga GSIS, SSS, PhilHealth, etc., 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 pagkahaba ng listahan. Ganun po, kalawak ang komposisyon ng council. Maliwanag din po ang pagtatatag ng mga regional, provincial, city, municipal, and barangay disaster risk reduction and management council. Maging Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. And number three, opo, lahat ng qualification ng mga local disaster risk reduction and management council chairpersons at members ay klaro. Maging ang kanilang responsibilidad, tungkulin at pananagutan ay maliwanag. Maging ang papel po ng Office of Civil Defense ay maliwanag din. Klaro ang mandato ng OCD at responsibilidad ng OCD administrator pati na ng kanyang staff. Nakapaloob rin po sa NDRRMC law ang pagkakaroon ng integration of disaster risk reduction education into the schools. Sa mga paaralan, di ba? Dapat daw itinuturo. Kurikula at sangguniang kabataan program and mandatory training for the public sector employees. Pati nga ang pagkakaroon ng National Disaster Risk Reduction Training Institute ay klarong isinasaad na po sa batas. But wait, there's more. Ultimo nga po kung paano pangangalagaan ang pangangalap at distribusyon ng relief goods ay naandun din. At ang sinasabing pananagutan ng mga magkukulang at magkakamali sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa panahon ng sakuna ay may karampatang kaparusahan na kinabibilangan ng 500,000 pisong multa at pagkakakulong ng 12 taon. Mawalang galang lang po ulit. Basahin niyo ho ng paulit-ulit ang batas. May kulang pa ba? O ang kulang lang na naman ay tamang pagpapatupad ng batas. Tamang implementasyon lamang ng batas. Hindi ba't sa pangalawang State of the Nation address ng Pangulo, meron din siyang binanggit na importanteng panukalang batas na dapat ay ipasa ng Kongreso. Ito ay ang Proposed Right-Sizing the National Government Act, which would grant the President the power to eliminate redundant, duplicate and overlapping functions in all offices under the executive branch to improve public service delivery and, if I may add, save people's money. Para yata hindi aligned, ano? Parang hindi sila nag-uusap sa group chat. You know what I'm saying? Meron ng kasalukuyang NDRRMC. Bubuo ka pa ng panibagong departamento at ngayon may gusto pang magbuo ng dalawa pang bagong departamento.
nang dahil nga po sa nagkaroon tayo kamakailan ng problema sa supply ng tubig sa Metro Manila, may isang senador nagpanukala ho na bumuo tayo ng Department of Water. Ganun? Direk, Joey, nakikinig ka ba? Wala na si Direk Joey. Ito, si Direk Tony, no? May gusto magbuo ng Department of Water. Alright. At dahil din po sa problema daw hong kinakaharap ng mga OFWs, mawalang ganang lang po, no? May panukala din po magbuo ng Department of OFWs. Ganun? Eh, sa Lumolobo at, di ba? Lumolobo po na ating populasyon at lumalaganap na kahirapan sa ating bansa. Ano kaya kung bumuo din tayo ng Department of Population and Poverty Control? Pilipinas, kaya pa ba? Dali lang. Eh, problema ho natin. Ito. Ano kaya magpanukala din po tayo ng isang Department of Traffic Management? O, di ba? Kasi nga po, nagiging malaking problema na rin po ang traffic. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati sa Cebu at sa Davao. What do you think? O kaya po, Department of Solid Waste Management. Kasi nga po, hanggang ngayon, hindi maayos-ayos ni Benny Antiporda yung problema natin sa mga single-use plastic. What do you think? Di ba? Sa lahat ng problema kaya natin, gawa tayong departamento. Hindi po maitatanggi na kailangan natin ng paghahanda bago pa ho tumama ang kalamidad. Mabilis na responde sa pagtama sa panahon ng kalamidad. At mabilis din pong pagbangon at rehabilitasyon pagkatapos tumama ang kalamidad. Hindi po tayo nagkukulang sa batas. Kaya nga po nandyan si Mayor, si Governor, dahil yan ang kanilang mandato. Kaya ka nga tumakbo bilang lingkod bayan, di ho ba? Kaya nga may limang mayors, ganyan naalala, na sinampahan po ng kasong administratibo dahil sa wala sila sa kanilang mga lugar nung tumama ang bagyong Ompong. Katunayan nga po, kung mahigpit lamang na ipapatupad ang RA 10121 o ang NDRRMC law, pwedeng sampahan ng kasong kriminal ang mga mayors na nagpapaya. Sa panahon ngayon po, tayo'y binibigyan at biniyayaan ng teknolohiya na makapagsasabi kung kailan tatama ang isang malakas na bagyo. Kaya't maaga po tayong makapaghahanda, hindi ho ba? At kung maliwanag po naman na merong paparating na isang sakuna, walang ibang dapat na manguna at maging punong abala para tumugon sa nagkakaisang galaw ng gobyerno at ng mga tauhan nito, kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kapag nasa timon ang presidente, lahat ay nagkukumahog. Kung ang nais po ng mga nagpapanukala ng pagkakaroon ng DDR ay leadership and accountability. With all due respect, sabi nga po ng 33rd presidente ng Estados Unidos na si Harry S. Truman, "The buck stops here." The buck stops with the president. Think about it.